guys! Welcome na welcome back again sa aking YouTube channel. Sa mga bukas sa aking YouTube channel, ako pala si Erna Ulay, OFW dito sa Bansang Kuwait. So, share pa ako ng mga busy tutorials, mga tips, at mga information sa mga OFW dito sa Bansang Kuwait. So, ang aking video ngayon, share ko sa inyo ang mga dahilan kung bakit umuwing hindi tapos ang kontrata ng mga OFW. So, base lamang to sa aking experience. So, tapos yung video na to at share ko sa inyo kung mga ano-ano yun. So, intro muna tayo. So, unang kadahilanan ay ang na-miss ang pamilya. So, ang pinaka kalaban natin pag tayo ng ibang bansa ay homesick. Kahit gaano kapakatapang kung homesick ang iyong makakalaban ay mapapaluha ka talaga. So, paano po natin malampasan yan? So, kung mayroon tayong mga friend or tawagan natin ang ating pamilya para po maibsan po ang ating kalungkutan or homesick. So, kausapin natin sila. So, kung wala tayong makausap, so mag-install lang ng mga application ng kumanta tayo. Basta maaliw lang natin ang sarili natin na mawala ang ating homesick. So, kung mag-TikTok, so inimbinto yan para tayo malibang. So, ganyan lang. At ikaw na lang din ang bahala kung anong gagawin mo sa iyong sarili, kung paano mo yun malabanan. Kasi tayo lang din naman ang makakatulong sa ating sarili para po tayo yung makasurvive sa pang-araw-araw natin bilang isang OFW. So, ang pangalawa natin ay ang hindi pagkakaintindihan sa kapwa natin manggagawa. So, mostly sa isang bahay ay marami kayo. So, ang hindi pagkaintindihan sa kapwa natin or sa ibang lahi, ang yan ang maging dahilan din ng hindi matatapos ang ating kontrata. So, iwasan natin ang makipag-talo or makipag-away sa iba nating mga kasamahan. So, trabaho lang yung walang pakialaman, gawin mong trabaho mo. Or, kasi pag dito sa Middle East, sa isang bahay ay maraming pamilya. So, pag big mama kasi, ang bahay niyan ay kung ilan yung anak, ganun din ang kwarto. So, kanya-kanyang katulong yan. So, dapat marunong tayong makisama sa kapwa natin, manggagawa or mapalahi natin or ibang lahi man, marunong tayong makisama. So, trabaho lang kasi pag iba-ibang amo ay focus lang sa iyong trabaho. So, pangatlong kadahilanan ay siguro ay walang plano or goal sa buhay. So, kaya tayo ng ibang bansa kasi meron tayong goal na gusto natin. So, kung kulang tayo sa goal or pangarap natin na basta lang tayo pumunta ng abroad or na-experience, gusto lang natin ma-experience ang mga ibang bansa or nainganyo lang tayo sa kapitbahay natin kasi nagpapadala ng paki. So, parang na ano lang tayo na hindi natin alam ang buhay sa abroad ay talagang mapapauwi tayo ng di oras. So, sa mga kapwa ko FW or nagpabalak mga ibang bansa, dapat pag bago kayo umalis, ay iset nyo sa mind nyo, kaya ako mag-abroad, kasi mag-iipon ako, gusto kong magka-negosyo, gusto kong maayos ang buhay ng aking pamilya. So, yan po ang magiging daan natin para po matapos natin ang kontrata, para tayo makaipon para matupad ang ating mga pangarap. So, ilagay natin sa utak natin na kaya mag-abroad ako para makapag-ipon para sa pamilya ko at uuwi akong matagumpay. So, yan po ang pag-set ng mind para po matapos natin ang ating kontrata. So, pang-apat na dahilan ay misunderstanding sa employer natin. So, yan ang pinaka-importante. Kahit hindi tayo marunong mag-English or bako-bako ang English natin, basta marunong tayong umintindi at makipag-communicate sa ating employer ay malalagpasan, matatapos natin ang ating kontrata. So, bago umaksyon, pakinggan muna kung pwedeng ulitin ang sinasabi, ang inuutos ng employer ay ulitin natin. Mas maiging maging makulit tayong tumanong kesa gumalaw kang hindi mo alam ang iyong ginagawa. Kasi pag ganyan na hindi mo alam at
trabaho ko ng mali, syempre sino ba naman ang hindi maiinis? Kaya bago umaksyon or magtrabaho, sa inuutos sa iyo ng iyong employer ay tanungin mo muna kung hindi mo naiintindihan action language or kahit bako-bakong English, basta magkaintindihan lamang kayo. Huwag umaksyon na hindi mo alam ang iyong ginagawa. So, yan lamang. So, sana makatulong sa inyo ang aking video ngayon sa mga nagbabalak mag-ibang bansa dyan. Ito lamang ay base lamang sa aking mga karanasan at mga aking nalalaman. So, hindi pa ako eksperto na magsabi sa inyo, pero yun base lamang po sa aking karanasan. Sana makatulong sa inyo at ingat po tayo lahat at God bless po.